Kamusta mga kapatid? 1, 2, 3. Hello! Kumusta na mga kapatid? Kakape, kung saan man, abutan ng coffee break! Kansan! Re-rest back tayong Toyota. Tignan natin kung makakasampa na tayo. Let's go! Sa Baclaran. So ang ruta nga natin, nakita yung Tagaytay. So kami na ito magkakasama ngayon, si Sir Noel at si Sir Ronnie. Ang mga gamit namin bike ngayon, ako naka-road bike ako. Si Sir Noel yung kanyang perfect na touring bike. Tapos si Sir Ronnie naka-mountain bike naman. So pakit ang Tagaytay, dadaan tayong Silang Cavite. Doon naman natin tatagpuin si Doc. So ito na i-road yan, papasok tayo dyan pakaliwa. Pag kumanan ka doon, papunta ko kata yan, tapos pag dire-diretso mo, papunta ka na ulit ng Mahua. Pag kaliwang ganyan, sa may unang stoplight, kakanan tayo doon. Pagdating dito, parang nyake na to. Tapos dire-diretsohin natin to, hanggang doon sa may bago magpalengke. Ba? Mukhang umahambon-ambon pa. Mukhang huulan nila naman kami, sana wag naman. Medyo may pumapatak-patak ng konti, naramdaman ko sa mukha ko eh. Kagabi maulan pa naman, halos hindi tumigil yung ulan. Buti nga ngayon kanina pag ride out namin, maaraw. Pero yung kalsada pag alis ko, medyo mga ano, meron pang mga putik-putik sa kalsada eh. Tapos meron pang mga basang kalsada, yung mga hindi pa natuyo. Cathedral of St. Andrew pala pangalan ng simbahan na to. Layo ko nakikita eh. Ngayon ko lang tinigan yung pangalan. Cathedral of St. Andrew. Yan, bago yung magpamili ng bayan na ang Parañaque. Banda ro sa may arko ng Las Piñas, merong convenience store doon eh. So pahinga muna tayo ng konti. Bibili muna akong tubig. Kasi ang hinto lang namin ni Sir Ronnie mula pag alis sa Valenzuela People's Park, yung paglitap namin kay Sir Noel sa kilometer zero. Hindi ko na nga rin na-capture yung mula pag alis namin ni Sir Ronnie sa Valenzuela People's Park. Hanggang papunta kay Sir Noel sa kilometer zero. Kasi medyo nagmamadali nga kami, nag-aabol kami oras. Pero galing sa amin hanggang dito sa Parañaque, mga 35 kilometers na. No ngayon? Ayan, dito sa Arco ng Las Piñas, may Alpha Mart dyan pagkatapos nyan. Pahinga muna tayo, makabili ng tubig. Ito lang ako tubig, oh. Iiwan ko yung ano ko. Ito na, tama-tama. Bago kami pumasok sa loob ng convenience store, di pa pala namin napapaalala yung matandang kasabihan. Ang kasabihan ng mga Kastila, mag-comment, mag-like, mag-subscribe, ay suswertihin. At di mag-skip ng ad, di mag-skip ng ad, ay mas lalo suswertihin. Ay tara, di tayo tubig. Para tayo sa grocery ah. Ibigyan pala natin ng ano to si Sir Noel tsaka Sir Ronnie. Sarap mag-bike, cycling cup. Para ako si Bentot ah. Hindi, ganda ka eh. Uy! Ngayon lang ako nag-shoot dito. Uy! Ayos pa mga kapot-pot, bagay ba? Uy! Sarap mag-bike! Sarap mag-bike? Yun, time check, 8:39. Nakapagpahinga tayo ng konti, nakapag-merienda rin dito sa may convenience store dito. Arco ng Las Piñas, tsaka Parañaque. Targa na tayo. Ang next stop natin, kikitain na natin si Doc sa may Silang Cavite. Pagdating dito sa flyover na to, alabang sa Pote Road yun eh. Kakana na tayo dyan. Meron daan dyan pag dumiretso ka. Kaya lang nung nakaraan nagtagaytay kami, sarado eh. So dito na lang tayo. Tsaka masigit yung kalsada dyan kapag dumiretso ka. Kung sakaling bukas man, palengke ang dadaanan dyan. Traffic pa. Ayun tayo, kakanan tayo dito. Tapos ang labas natin, Bacoor na.
Tapos dito daan natin, nabanta. Ano bang kalsada to? Kalaba something to eh. At tapos pagdating dito, kakanan tayong ganun. Kasi kailangan natin mag-U-turn dun sa ilalim ng tulay papunta sa Coastal Road. Pagdating dito, Aguinaldo Highway na to, yung kanan na yan, no? Pag dumiretso tayo ron, papuntang Daan Hari, Daan Reyna. Kapag galing ka Metro Manila, tapos gusto mo umakit ang Tagaytay, maraming daan pwedeng gawin papunta dun. Pwede kang dumaan dito, Aguinaldo Highway. Dire-diretso lang to, ang tumok na to, sa may Tagaytay Rotonda. Pwede ka rin dumaan sa Santa Rosa, Laguna. Tagaan ka ng Refpal. Akit ka ron. Tagaan ka ng Nuvali, tapos tagaan ka ng Refpal. Tapos pwede rin naman, dito bago mag-SM Bacoor, kakaran ka dyan. Punta ka ng Kawit Cavite, General Trias, papunta ka Madeo, tapos Tagaytay din ilabas nun. O kaya kung medyo long ride yung hanap mo, tapos gusto mo punta sa Tagaytay, pwede ka magmaragong doon Cavite, daan ka sa Naik, daan ka sa Kibiyang Tunnel, tapos dadaan kang Batangas, tapos saka kakakit ang Tagaytay. Yun lang. Kaya pag mapunta ka Madeo, dyan kakakanan bago mag-SM Bacoor. Ayun na, papasok na tayo ng Imus. Nung palang nakarang nag-Tagaytay kami, yung mga nilalagay ko sa caption ng lugar, laging Cavite City. Bacoor, Cavite City. Tapos Imus, Cavite City. Mali pala yun. Ang Cavite City pala, bukod yun. At tapos bukod pala dun sa mga daan na dinanggit mo kanina, papunta ng Tagaytay. Yung Amadeo, Ginaldo Highway, tsaka Santa Rosa, Nuvali. Tsaka Santa Rosa, Laguna. Dito, meron pa ibang daan dito sa Ginaldo Highway. At yun yung dadaanan natin ngayon. Kasi kikitain natin si Doc mamaya sa Silang Cavite. Tapos, nadiretso tayo kay Aling G. Yun, isa pang daan yun. Makikita natin mamaya kung saan yung ruta. Time check, 9:30. Nandito na tayo sa Home Depot sa Imus. Sabi namin kay Doc, mga 10:30 kami nandun sa Silang. Mukhang madidili pa ng konti. 9:30 na eh. Ewan ko lang kung kaya natin isang oras hanggang din na. Itong overpass na to, pag pumunta sa kaliwa, papuntang Daang Hari yan. Eh, no, nakasulat. Pasok na tayo ng Gasmariñas, Cavite. Bandang unahan ng konti, aahon na tayo dyan. Central Mall, Gasmariñas. Wow, nakakapagod. Nagsisimula ng sumikat yung araw. Time check, 9:41. Ha, napagod ah. Ayan, banda dyan sa una, magsisimula na. Medyo ako na ng panayad din ng konti. Ah, nakakapagod. Buti na lang sa park na to, may malaking bakante rito sa kanan, no? Kaya hindi mahirap pumuesto sa gilid ng kalsada. Hindi ka masyadong mag-aalala dun sa mga sasakyan na sa likod mo. Sakto. Pagdating dito, putol na. Bagay, okay lang, traffic naman. Ito na kami sa Robinson's Place, Gasmariñas. Nandun sa unahan. Silong tayo, lilim. Init eh. No problem. Enjoy life, simple pleasures. Magbike lang tayo, sarap magbike eh. Parang ang konti na nagtatagaytay ngayon ah. Hindi ko alam kung masyado kaming tanghali. Pero wala kaming kasabay paakyat eh. Tapos wala rin kami nakakasabay pababa. Alas 10 na umaga. Usually pag ganito marami nang pababa galing Tagaytay. Bakit konti na lang talaga paakyat pag gandong oras. Amin, nakita tayong kapwa. Saan ba ka naman, sir? Jomar po. Sir Jomar. Ay, tulog mo na lang ito. Papakita ko lang sa anak. Okay lang. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ang pangalan anak mo, sir? Gary Clay, Clementine. Sir, salamat ha.
Thank you, sir. Ayun, huminto tayo saglit. At may kapot-pot tayo. Tumawag sa atin. Yung panganay niya raw, nanonood sa atin. biglang promero si Sir Noel. Nagulat ako. Buti na ito. Buti, nakalas ko agad yung cleats. Tsaka walang sasakyan sa likod. Ito, palabas na tayo ng Dasmariñas. Nako, mukha may checkpoint ah. Ayos. Kala ko bawal eh. Kung nagkataon pinagbawalan tayo, wala, babalik na naman tayo. Pero ito, Silang Cavite na to. Pagdating sa may isang handaan dyan, kakaliwa tayo. Tapos tatagpoy natin si Doc sa 7-11. Nag-check ako ng message kanina, kakagising pa lang ni Doc. Pero dahil mamang naman si Doc, kayang-kanya no, hatawin niya lang yun. Sayang, oh, hindi nakasama si Charles. Ito sana ang respect niya sa Tagaytay eh. Kasi nung nakaraang nagtagaytay kami dalawa, kulang daw siya sa tulog. Kaya nalas pa, gayon. Kinailangan niya mag-power na packet. Pagdating dito sa sanganta na to, dito tayo sa kaliwa. Parehas lang naman ang tagusingan pag kumanan ka o kaya pag kumaliwa ka. Pero pag dito kasi sa kaliwa, dadaanin na silang town crapper. Diyan natin kikitain si Doc. Ito, medyo nako-confuse ako eh. Ano ba tamang pronunciation dito? Silang o silang? Mga taga Cavite, pa-comment naman ako ano tamang pronunciation dyan. Silang na parang silang mga kapot-pot? O silang na parang bagong silang? First time ko pumasok sa kalsada na to eh. Kapag nagkatagaytay ako, laging dun, dire-diretso lang sa Aguinaldo Highway. Hindi ako pumapasok dito sa Silang Town proper. Eh, no ngayon? Ito na, dito na kami 7-11. Dito usapan namin nila Doc eh. Pero wala pang doktor dito. Tama-tama lang, makakapagpahinga pa tayo. Dito manggagaling si Doc eh. Kasi nung nakaraan dyan kami pumasok pa uwi sa kanila. Medyo malayo-layo pa rin, muntin lupa papunta dyan. Time check! 10:31. Saktong-sakto yung dating namin dito sa tagpuan kanila Doc. Wala kaming pahingaham. Ito lang unang stop namin mula pag-alis namin dito sa Paranaque. Paki at hanggang dito sa silang. Sir, laki ng tubig natin ngayon ah. Laki. Laki ng binili ng tubig ni Sir Noel ngayon. Yung palang sinasabi ko isa pang daan kanina, ako na Tagaytay. Bukod sa Amadeo, Aguinaldo Highway, tsaka sa Nuvalis, tsaka sa Revpal. Ito yung dadaanan namin ngayon. Dadaan kami kila Aling P. Maraming kayo. Ayan, ako niya. Shout out! Pot-pot! Sarap mag-bike! Sa aking 5G! Ano na vlog ka kuya? Papanorin po namin yan ah! Sige! Thank you po! Thank you po! Thank you pa shoutout ako! Sasawa ko lang! Tsaka shoutout ko yung food industry ko! O si Negro! Thank you sa Rian! Thank you! Thank you! Nakita tayo ng mga kapot-pot natin eh. Shoutout for sure. Umiikot sila ng ganun, nakita tayo. Shoutout kay Roger Aduka ng Nai Cavite. Kay Marlon at ang anak niya si Sofia Almeda. Kay Jericho Abayari. JC Aguilar at ang anak nang si Ken Ken. Kay Larry Hernandez. Sir, pagaling kayo. Alam ko na inspire kayo kay Ian. Kaya get well soon, master. At kay Ana Pereyes, get well soon din. Maraming maraming salamat sa suporta. Shout out kay Sally Leonardo. Hindi natin nai-shout out ng nakaraan. Sally Leonardo, Aitan Pagya, and Aline Gonzales. Ang galing ng diskarte ni Sir Noel, oh. Bumili siya ng 4 liters na tubig. Tapos meron siyang ganito, dyan nilalagay yelo.
Sasalin niya muna dyan yung tubig para lumamig kasi dyan yung may yelo. Tapos lalagyan niya, lalagyan namin. Simpleng tip lang yan. Ay eh, bago na naman tayo sa ito, Kai. Oy, approve! Approve! Teka lang. Tipid, no? Kasi kung bibili ka ng isang ganito, mahal. Eh, nakailang refill na ako, nakatatlong ganto na ako eh. Oo, okay, sawa ka ba, pwede pa nauubos oh. Magkano isang ganyan, sir? 79. Oh, 79. Nakailang ikot mo. Na, eh, pangatlo ko na to eh. Marami ka nang nainom, makakarga mo pa yung mga bote mo. Oo, galing. Galing, galing. Anli naman yung yelo, ang dami yelo sa 7-11 no? Wala pa si Doc ah. Ito namin inaantay, medyo malayo pa akong pa naman yan. Habang hihintay natin si Doc, shoutout ko na itong mag-asawa, Renz Carlo Fernandez and Len Fernandez. Okay na? Ang Paco Market. Shoutout kay Gilbert ng Santa Ana, Manila, ng Bike Nation Official. At kay Dennis Ponsalan, Walasok. Annalyn Cruz, Ilauria. Okay. Maraming salamat po. Shoutout ko na rin yung tumahin sa patis ko. Rondon Ramos, Jolly Dumlao, at Almira Dumlao. Time check, 11:07. Ginawa na muna namin upuan yung mga case ng 7-11 dito. Sir Ronnie, wala ka ba eksena ngayon? Wala tayong baon ngayon. Walang baon? Naku. Naantay pa naman palagi mga baon mo. So, Sir Noel? Parin eh. Ako, nagturuan pa yung dalawa para sa walang baon. Kagabi mo lang nagaya eh. Oo, biglaan nga pala to ride na to. Kagabi lang ako nagaya. Ayun na, time check. 11:20. Sabi si mamaw kami eh. Doc, in-underestimate mo kami. Sabi si mamaw kami eh. Alas 10 lang nandito na kami. Pagpahingahin natin at malayo yung ahonin dun eh. Puro ahon niya, papunta rito. Para kaparehas din ang ruta natin yan ngayon, ano? Good morning, Doc. Ayun na, bigyan muna natin ng time magpahinga si Doc. Tapos, nadirasyon tayo ng Tagaytay. Pagdating doon, siguro lunch. Tapos, magkakape. Tapos, siguro ikot-ikot konti. Para naman manamnam natin ng konti yung lamig ng klima doon sa Tagaytay. Okay, time check. 11:26. Sandali na magpahinga to si Doc. Konting pahinga lang kinailangan ni Doc. Alarga na kami. Ang gamit ni Doc ngayon, yung kanyang MTB. Ah, ayos na nga pala yung pedal. Ito yung nasira nung nagano kami. Bulacan. Okay, let's go. Ito na isa pang ruta papuntang Tagaytay. Hindi ko to kabisado pero si Doc ang bahala sa atin. Nung nakaraang nagbatangkas kami, papuntang Mundin Lupa, dito rin kami dumaan, dire-diretso lang to. Tapos puro pa baba. Kaya nga yung pagod si Doc. Dahil lahat ng pinuntahan niya rito, puro pa ahon to eh. Ayun, dito pa lang, kakanan na oh. Ang sabi-sabi, ito rin ang pinakamadaling ruta papuntang Tagaytay. Tama ba Sir Ruel, ito pinakabanayad na ruta papuntang Tagaytay? Oo. Ayun, tama nga. Sarap dumaan dito, maraming puno. Ayun, yung dinaanan lang namin. Tapos pati dito, ayan o. Nakadaan na ako dito isang beses dati. Nag solo Tagaytay ride ako. Nung pauwi sa rotonda, may nakilala akong isang siklista. Tapos sabi niya may daan daw dito. So pabalik, dito ako may dumaan. Ito yung first time ko na dito dadaan, paakyat ng Tagaytay. Pero banayad nga ito. Tsaka ganito nga, konti lang sasakyan. Sarado pala yung daan doon, padiretso ka lahaling ti. So nagtitour kami, andito kami ngayon. Paglabas namin, Aguinaldo Highway ulit. So, inaalam ito kung saan kami pwede naman. Wala, may tali eh. No entry kahit anong klase sasakyan. Ayun, mukhang may nahanap lang ibang daan si Doc. Sundan na lang natin siya. Ito, silang Cavite pa rin to. So, hinahanap natin. Wala tayo hinahanap. Sige, sundan ko lang pala si Doc. Parang may isang barangay lang nasarado nung kanina eh. Ito, pag dumiretso kami rito, Aguinaldo Highway na ulit yan. So, papasok kami rito. Try namin kung malalampasan namin yung sarado ng barangay dun.
Uy, lalim ng lusong ah. Ahon, siyempre. Sabi ko na nga, babe, di ako nagkamali. Pero malapit lang naman, panahid lang. Okay. Kamali ako ng gearing. Teka. Okay na. Sigla sa akin. Kasi Ronnie mukhang nahirapan din mag-adjust to. Galing kasi sa malaking gear eh. Sahon. Ayan no, ito yung sarado kanina ng barangay. Diyan. So balik na kami sa original na ruta namin. Banda rito, wala na masyadong puno na naka-cover dun sa kalsada. Pero banayad lang yung mga ahon. Easy-easy lang. Ah, ito. Itong part na to. Banayad na banayad lang. Pero medyo makunat. Saka mahaba-haba ng konti. Parang ganyan lang yun. Legsi lang pala. Hindi pala mahaba. Ayan, no? Tapos recovery. Tapos isang maikling angat lang dun. Medyo mabaku lang yung kalsada rito. Ayun, nararamdaman mo yung tagtag eh. Hindi makatakbo ng smooth. Ang banda rito, mapuno na ulit. Fresco. Sarap! Ito ang kagandahan dito pag ito dumadaan. Wala yung mga nagbibilisang mga sasakyan. Walang masyadong usok. Tsaka yung mapuno. Barangay Pulong Saging. Ayun, may ahon. Pero may iksi lang din. Ay, hindi. Hindi pala may iksi. Mahaba. Ayun, no, pero banayad. Ha, mahaba-haba. Pero banayad lang. Hop, bako. So malamang lusong to pagkatapos ng ahon. Ah, rolling hills. Pagod. Tagtag eh. Sa kanina, yung bago na ito, medyo mahaba-haba rin pala. Banda rito pala, maraming ganyan, no? Mga nagbebenta-benta ng halaman. Dok! Mukhang nag-iba. Dok! Lumampas na kami kay Aling P. Inilampasan namin likuan, dun yung papunta kay Aling P. Pero si Doc dumiretso, mukhang meron siya ibang balak. Hindi kami na-inform. Ibali. Ah, may chillan pala. Nung nakita ko inahon ni Doc, tinayuan niya. Akala ko mataas eh. Yung pala nakuha sa buwelo. So yun nga, dumire-diretso kami, hindi kami dadang kay Aling P. Yung kay Aling P, sigat na tambayan ng mga siklista dito yun eh. Nakapunta na ako dati, parang kubo-kubo pa yun dati. Ewan ko ngayon, kasi isang beses lang ako nakapunta dati. Hindi ko alam kung ano tsura ngayon. Yun, nakakal ulit. Ito medyo nakatingala ng konti, pero may iksi lang, ayan lang oh. Tayuan natin. Lang, tapos na.
Patag na ulit. Sino si Duk? Nawala na naman. Huminto nga kasi kameron kanina dahil sabi ni Sir Noel, ano nga, pakanan yung kay Aling P. Pero si Duk ang dire-diretso. May maitim na bahala kung naman yung manama. Ayun, nakita ko na si Duk. Paahon ulit, ayun no. Ako na naman galing dito sa baba, mukhang mataas eh. Pero tingin ko dyan, habang papalapit tayo na papalapit, mababa lang yan. Hindi lang tayo makabuhiro dahil sa humps. Ayun o. Ahon konti. Tapos may recovery konti. Tapos ahon ulit. Ayun si Doc o. Ito, banayad na ahon na naman ulit. Pero mas okay yung kay ito kasi maayos yung pagkakaspalto eh. Wala mga lubak sa madaling ahunin. May iba kanina, may mga lubak eh. So yung buwelo mo nauubos. Pag nadaan ka sa lubak, ito lang may humps, buti mababa lang. Kaya pala road bike yung gamit ko ngayon. Kasi yung isang araw nag-ride kami. Nag-antipolo, ito yung gamit ko. Tapos yung mga gamit dito, hindi ko pa nalipat doon sa gravel bike. Yung dapat gravel bike na gamitin ko. Kaya lang, kinapos sa oras eh. So ito na lang ulit ginamit ko. Kung gravel bike sana, bagay na bagay din sa mga dinaanan natin kalsada kanina. Yung lubak-lubak. Ganda rito. Ramdam na ramdam na yung taytay. Mapuno na oh. Tsaka mataas na yung lugar eh. Ganda pati ng mga bulaklak oh. Ganda ng kulay. Galing dito, kita na yung rev pal. Ayun oh, sa kaliwa. Rev pal yun, di ba? Oo. Oh, yun. Yung mataas na yun. Yun, Lusong. Diba tayo ang konti para umahon. Ayun, makababang ahon. Mahaba-haba rin to, banayad na makunat. Ha! Ah, presko rito. Sarap. Kitang-kita. Galing dito, kitang-kita yung pagkatingala ng kalsada ng rev pal eh. Kapag naka-road bike, para sa akin, parang mas okay dumaan sa Aguinaldo Highway. Dito kasi matagtag eh. Ang daming ano, ganyan oh. So, di ka makabuhero na maayos. Kaya sa Aguinaldo Highway, maganda yung asfalto. So doon, pag nakabuelo ka, medyo maganda-ganda yung takbuhan mo. Dito ang hirap bumuelo. Kung gravel bike sana dala ko, kaya mountain bike okay dito. Ah, ito, mukhang mahaba-haba itong ako na to. Ayan oh. Barangay Ulat. Ahon. Ahon, tapos may banayad na recovery. Humihirap dahil lubak-lubak eh. Hindi tayo makabuelo na maayos. Parang hindi naman ito yung pinakamadaling ruta papuntang Tagaytay. Mahirap to. Parang mas madali sa Aguinaldo Highway. Dahil sa road condition, ito. Hindi ka makapidar na maayos eh. Lubak-lubak. Aguinaldo Highway na lang ako. Pinabawi ko na yung sinasabi ko kanina. No, may lusong. Ayun no. Pero ito nga yung ayaw natin kapag mataas yung pupuntahan natin eh. Kasi pag lumusong ka, ibig sabihin na babawasan yung inaahon mo. So aahunin mo ulit yun. Pero ang sarap na rito, malamig na. Alam ko na yung lamig. May tinurong dahan si Sir Noel. Bigla palang aahon yun. Ayun no, mataas yung ahon eh. Nabigla ako, hiningal ako. Taas na ito. Ito sir, Tagaytay na mismo ito, no? Oo. Tagaytay na ito, lamig na eh. Maganda na itong dinaanan namin, no? Dahil pa yung trees. Nagkawalaan kami nila, Duk. So,
So nag-chat na lang kami, sa may buluwagan kami magkikita. Ang lamig, ang sarap. Uy, ahon. Ang daming ahon dito sa pinasok namin ah. Uy, ang ganda rito. So, mamaya ahon na naman. Ah, nice. Bali, wala yung ahon. Itong ganito, parang may tunnel of trees. Nice. Presko, sarap. Ayun, ahon na talaga yun. Haba! Ah, presko, ang sarap. At malamig. Saktong-sakto rin, nagugutom na ako. Pagdating sa buluwagan, kakain muna kami. Dito tayo. Ayun, nag-abot-abot na kami nila, Doc. Dito yung original na ruta namin dapat kanina, kay Laling P. Oo. Ito si Doc nagmamaw. Naiwan kami. Ayun. Nagtagpo-tagpo na kami. So kakain muna kami doon sa may buluwagan. Tapos panggapatagaytay na kami. So iba pala yung sinasabi ko kanina. Kung dito kami dumaan nung una pala, kung di namin nalampasan yung pagliko papunta kay Aling P, hindi naman ganun kapangit yung daan dito. Hindi lalaki sa kabila. Oh, dito medyo mayus-ayus eh. Yan, ito na, buluwagan na to. Ito pala yung buluwagan. Ganda rito ah. Yun oh. Nice. First time ko nakapunta rito ah. First time ko napunta rito, ang ganda. Tingnan muna natin yung paligid nitong buluwagan. Ganda eh. Ganda o yun o. Yun yung kainan. Tapos ito ang lakas makapas ko noon eh. Noong mga pine tree. Pine tree ba to? Hindi ko alam kung pine tree to. Parang hindi naman to pine tree. Ano ba ang tawag dito? Christmas tree. Tawagin natin Christmas tree. Ganda. Ayun. So yun na nga. Kain muna kami rito. Bago kami dumiretso sa Tagaytay. May akyatan pa. Akyatay ron. Bukas, Sir Ronnie. Hello, doggy. Bati tayo. Ganda rito sa taas. Buluwagan ako ng buluwagan kanina. Kala po nakarating na rito eh. Nandito lang kami papuesto. Time check, 12:52 na pala. Akala ko kanina mga alas 11 pa lang. Nung pala, kaya pala nagugutom na rin ako. Iminig na ako eh. Pero medyo parang busog pa kasi ako sa tubig. Pinuno mo ang tubig kanina eh. Dito ang presko. Shoutout sa tanghali knockout kay Dr. Alcazarin, Dr. Rivera, Dr. Feliciano, Dr. T. Yung mga kagrupa sa community medicine dati. Si Dr. De Chavez, ipapashoutout din sa Batangas Medical Center dati. Tsaka sa Tanghali Bikers Club. Ano yung sa inyo? Hindi, tsaka pag hindi mo siya pinansin, iiwanan ka niya, lilipat. Sarap tong lomi na to. Malo. Hey, kwentong aso ba? Si Brownie. Oh, si Brownie. nakita ko ng ligaw dun sa Batangas eh.
Pag-alis pala ako ng bahay. Na, master, nautot na ako. Oh, nag-alboroto yung tiyang ko eh. Di pagdating doon sa bahay ng babae, di, pinupuna ko. Tapos may asong ganyan pag-alagala doon sa loob ng bahay. Pangalan, Brownie. Brownie? Inaupo doon sa ilalim eh. Inaupo doon sa ilalim ng inupuan ko. Ikwentuhan na kami ng chick. Amaya-amaya, nautot ako, master. Hindi ko napigilan eh. Ando siya oh. Buti na lang, hindi nahalata. Sabi ng babae, Brownie, malis ka nga dyan. Kala niya, nakalusot ako. Kala niya yung asong umutot. Amaya, after 15 minutes, nautot na naman ang master. Nahalata kaya ako, sabi ko gano'n. Sabi nang umalis ka dyan, Brownie eh. Sabi ni yung babae, ay hindi pa rin ako nahalata. Di paglipas na another 10 minutes, ayun na naman, ang lakas. Ang lakas na naman, master. Sabi ng babae, Brownie, umalis ka dyan, mamaya matayang ka dyan. Wala ko, hindi ako nahalata. Tara, namnamin lang natin. Ikutin lang namin ito sandali, mapakita natin kung ano meron dito. Maganda eh. Kahit pinuntahan ko na kanina. Ah, turo mo kami, medyo may daanan dun yun. Kanina hindi kami pumasok dun eh. Ayun, may pasukan eh. Pagka titingin kayo sa gawing kanan, kanan yan. Then, pag tumingin naman kayo sa gawing kaliwa, ano? Kaliwa yan. Bulul-bulul ka pa. Ngayon, pag dumiretso kayo, diretso yan. Pa-entry din ba tong ganito? Ha? Indian tree ba yan? Indian tree yan. Yung Indian tree hindi sa may akin. Ang ingay nga pagkagabi. Indian tree ko ang ingay. Bakit? Ha, tapos may kubo dun sa dulo. Ang ganda rito oh. Yun, yan yung meron dito. Napakita natin hanggang sa dulo. Ang ganda. Sarap na may ganito. Yung lahat na to na pinasala namin na inyong nakikita, lahat na yan. Hindi akin yan. Ha, tara, makapunta na sa Tagaytay at makapagkape. Tapos, uwian na. Ganda ng mga bulaklak oh. Ah, resort pala to, nasa kaliwa na to. Yun nga, so kung di pala namin nalampasan yung Olympic kanina, dito talaga yung ruta namin. Ito yung mas maayos na daan kaysa rin sa kabila, yung dinaanan namin kanina. Dito maayos yung kalsada eh. Kabila kanina burog-burog eh. Dito okay, maganda simento. Kaliwa kayo, dito na highway, maitig. Okay, maraming kaso dito, sir. Sige po, sarado raw yung area na yun, maraming cases. So, dito na lang daw kami sa kabila. Ayun, nagtanong sila Sir Noel dun sa lokal dito. Eh, mukhang may checkpoint daw dito sa unahan. So, mukhang malabo na kami makapasok ng Tagaytay. Eh, kung sakali, kung di kami makapasok talaga, eh di hindi, uwi na kami. Ano na, Aguinaldo Highway na ulit kami. Kaliwa kami dyan, Tagaytay na yan. Ah, wala, hindi tayo makakalusot dito. Mukhang bawal pa rin sa Tagaytay. Try na lang din natin. Tingnan natin kung makakadaan tayo, kung pwede ba yung bike. Ah, hindi.
negative na yata. Ano lang, baba na lang tayo. Kape na lang muna tayo kung madaan natin kapihan dyan. Oh, sayang naman. Kape lang sana, oh. Okay sana magkape. Ano diba, ganun talaga. So, eto, hanap tayo ng makakapihan dito. Kaya tayo? Yung sarako, vegetarian. Bagog lang po kayo. Walang tao doon. Hanap tayo ng ibang kapihan. Yun, hanggang doon na lang talaga yung abot namin. Wala, akala ko bukas na eh. Pero sarado pa pala. Ewan ko, tignan natin kung ano mangyayari. Baka may mga action pa dyan. Nakita kami yung kapihan dun. Ayos. Saan tayo nyo? Pwede po. Ah, pwede. Pwede pala. Meron dyan? Outdoor. Dyan na lang tayo? Ayoko, mas maganda rito. Sir Ronnie, may sticker ka ba dyan? Wala na. Didikitan natin to dito. Sarap ang bike. Ang ganda rito, fresco. Ayun lang yung Aguinaldo Highway, oh. Ano ba to? Seminaryo ba to? Retreat center. Ah, retreat center. Ang gundo. Makapag-picture nga dito mamaya. Kilo po. Ah, pwede daan yung bike doon, miss? Oh, dyan sa gate po. Bukas ba yun, miss? Opo, may guard naman dyan, sir. Ah, yun. Sige. Yung bike ko, okay lang. Sigurado ka? Pasok muna, magpipicture tayo mamaya. Pero ipapasok muna namin yung mga bike namin. Ang layo eh. Andun sa harapan, tapos nandito kami sa likod. Walang kalaban-laban kapag may kumuha. Kapihan ito. Kapihan ito. Ano topic natin? Hindi itong gawin. Pwede! So, paano ba topic mo dapat? Sige, sige, ah, sige. Pwede kayo sumagot. Ha? Ah, sige, sige, sige. Okay. Yun, nakalaan mo. Habang nandito kami ngayon, nagkakape. Gagawa kami ng episode ni Doc para sa channel niya. So, abangan nyo ito sa channel niya, Mekaniko Martilio. Ano, anong format natin, Doc? Mas hanap ko lang ang tanong. Oo, hanap ko ang tanong. Tapos, ano lang. Paikot na lang. Welcome sa ating on the go episode ng Kapihan Session. Pero ito, meron akong gusto i-consulta kay Dr. Talag. Bilang doktor na to, seryoso to. Sa mga marami nagtatanong, totoo po ang doktor si Doc. Ang tanong ko, Doc, ay tagal ko lang gusto i-consulta eh. Normal ba yun na pag ano, regular palagi, alas 7 ng umaga, dumudumi ako. Normal ba yun? Oo. Kumbaga yun kasi yung cycle na ng bituka mo. Problema, alas 9 ko ng umaga gumigising. Ano yun? Nadal ka, Joel eh! Di ba gising mo, puno na eh. Salamat po. Shoutout nga pala kay Kia Lee ng Bulacan. Sarap dito, sobrang nakaka-enjoy yung lugar. Kaya lang, bitin si Sir Ronnie sa tanungan session ni Doc sa Q&A kapihan session. Pero solid dito, ang aliwalas yun. Nakaka-relax. Okay, let's go. Paalam, magandang lugar. So, puro lusong na to. Maganda-ganda ang biyahe natin pa uwi. So, ang mangyayari nito, pababa, pagdating na silang, sa kanan na si Doc, papuntang Muntinlupa. Kami naman, dire-diretso, pababa, pabalik ng Bacoor. Sarap ng klima, malamig. Okay na rin kahit hindi kami nakapasok sa mismong Tagaytay. Solve naman kami rin sa pinagtambayan naming kapihan. Masarap yung kape.
Tapos masarap din yung lemon cake nila. Tapos masarap din ang tambay namin dun. Ang gandang tambayan ng lugar na yun. Nasatisfy pa rin yung craving ko, lalo ako na magkape dito sa ano, taas. Etong lumihan dito, dyan kami nag-iwan ng stickers na nakaraan eh. Eh meron pa akong konti rito na titira. Iwan na lang ulit natin dito. Sayang. Ah, di bale, yaman na. Sayang. Hindi pa tayo nakakapag rock music pasok ah. Pero wag muna tayo rock music pasok. Sarap mag-bike, pasok muna tayo. Sarap mag-bike, pasok! Tara na't sumama sa akin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa akin sumabay. Ang kalsada't kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Pagdating dito, dyan sa may 7-Eleven kung saan namin hinintay si Doc, dyan na rin babaklas si Doc. So kakana na siyang ganun, pamuntin lupa. Normally, pag bababaan Tagaytay, doon kami dumadaan sa kabila, sa kaliwa. Kasi dire-diretso doon, walang traffic. Hindi kagaya dito, medyo masikip dito sa Silang proper. Pero dahil kasama namin si Doc, hatid muna siya namin ng konti dyan sa kanto dyan. Tapos diretso na rin kami pababa. Ah, tama-tama, mukhang bubuhos na yung ulan, yun. Basa na yung kalsada rito. Tsaka parang makulimlim pa ng konti yung langit. So pagdating sa kanto na yung bago mag-iwahiwalay, secure ko muna yung mga bagay na kailangan yung secure para di mabasa ng ulan. Okay, tara kayo, punta ko. Ah, sige. Ano ito? Next time. Ano ito? Ano ito? Thank you. Galing dito, maganda rin yung daan doon sa pupuntahan ni Doc. Puro palusong na halos. Pero may dadaanan muna sa dyang mga lubak-lubak. Pero pagkatapos nun, Bandandas Marinas, puro palusong na ulit yun. Kami rin dito actually, puro palusong na to hanggang Bacoor, hanggang Muhuwa. Ano, palabas na kami ng Silat. Tapos Aguinaldo Highway na ulit yan, no? Time is up, wala na. Palabas na tayo ng Imus. Paglampas itong arko na to, Bacoor na ulit yan. Naku, mukhang mubuhos na malakas-lakas to ah. Iba kulay ng langit eh oh. Kaya nung oras pa lang, 5:34 pa lang. Tapos ganyang kulay ng langit eh, no? Ako malamang maliligo kami nito mamaya. Ito kami sa may SM City, Bacoor. Malapit-lapit na kami makaluwas ng Cavite. Labang sa Potter Road na to. Diyan sa may ilalim ng flyover, kakaliwa tayo dyan para papuntang Las Piñas na ulit.
Tapos dire-diretso lang natin yon. Spin niya, aspara niya, kaya tapos labas natin, na i-road na ulit. Kung nadiretso natin yung kanina, sa may palengke daan, dyan sana labas natin, no? Mas maiksi sana yun. Kaya lang, minsan mas matraffic kasi palengke yun, eh. Mukhang tapos na umulan dito sa part na to. Basang-basa na yung kalsate, oh. Sana wag na tumuloy. Time check, 6:11 ng hapon. Time check, 6:11 ng gabi. Shoutout nga pala dun sa tropa nila, Kathleen Pimentel, Melquenza, tsaka ni Wenkunanan, tsaka ni Nervilin Peñalosa. Peñalosa ba pili doon? Nervilin Espinosa. Ano ba? Basta pili doon pang boxing. Yung tropa nila, nagpapa-shoutout si Nilo Ramos. Shoutout sa'yo, Nilo Ramos. De, joke lang, tropa ko yan, klase ko nung high school. Nilo Ramos, shoutout. Ay, salamat, makakalabas na rin ang Paranaque. Na-e-road na tong stoplight na to. So kakaliwa kami dyan, papunta Rojas Boulevard. Tapos pagkano namin Rojas Boulevard, diretso na kami kila Sir Noel. Salamat. Pagkaganitong galing ka sa long ride, halimbawa kahit north or south, kapag nakarating ka na ng Metro Manila ulit, masarap ng pakiramdam, eh. Kahit malayo ka pa sa bahay mo, pero alam mo nakauwi ka na. Ano yun? Malayo pa pero nakauwi na. Tapos na rin umulan dito, eh. Basang-basa na yung kalsada. Oh, pero medyo makulimlim pa yung langit. Sana wag na umulan. Shout out din pala dun sa mamang nasa unahan. Ayun, no? Sir Noel Pagya. Birthday niya sa isang araw. So hindi niya alam na alam namin. Meron pa surprise lunch yung family niya. Hindi niya alam, in-invite kami ng misis niya. Pare surprise yung pag-attend namin dun. So pag-upload itong video to, tsaka niya lang mapapanood. Happy birthday, Sir Noel! Yun, nandito na kami sa Baclaran Church o Redemptorist. Hindi lang natin masyado makikita kasi nasa loob yun, eh. Ayun, no? Isang pagbati kay Master Noel ng maligayang karawan. Parang matamlay yung pagbati mo. Ang bihira naman, no? Oo. Oh. Okay, alayo, eh. Ulit. Okay. Sige. Go! Go! Master Noel! Happy birthday! Wish you good health, more power, and God bless you! You're the best, Master! Yan! Kaya na birthday greeting! Crossing Buendia tayo. Buendia tong kalye na to, eh. Sayang, patay yung ilaw sa CCP, oh. Pagbukas si ilaw dyan, maganda dyan. Tapos may fountain. Oh, hindi ka makain. Ha? Hindi ka makain sa bata magbibir. Habang tinutunaw natin yung kanan natin. Ha, ganun ba? Oh, hindi ka papadyak sa bir. Sa bahay tayo nagbibig. Ha? Na-surprise kami ni Sir Noel. Dito raw pala kami kakain. Fantastic chef. Sige po, sige po, sir. Dito, master. Doon? Dito na lang po yung table niya, sir. So, isa-safety lang muna namin yung bike namin dito sa likod. Okay na rin yun. Dito nga, miss, check mo nga yung ano ko sa puso. Malaya lang ako, malaya lang ako. Ano, matagal namin dito sa may tibok yan, ha?
Ah, game na? Oo. Yan pala order natin. Pero pa yan. Andrian, master. Oh, sayang. Wala na si Doc. Saka si Charles. Out of way. Sir, sipat na sipat mo yan, ha? Tara. Yun, paalis na kami dito sa pinagkainan namin. Sinurprise kami ni Sir Noel, ah. Sarap ng kain namin. Tapos didiretso kami sa bahay nila. Tapos ipinagbabawal na technique na kami ni Sir Ronnie pa uwi. Iahatid na lang daw kami ni Sir Noel ng sasakyan pa uwi. Patawid kami ng Taft Avenue. Hindi ako umabot sa stoplight. Ang dalawa na ako na ron. Yun, so dito na namin tatapusin yung vlog na to. Huwag kakalimutan ang matandang kasabihan. Kasabihan ng mga kasila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, ay, suswertihin! Ay, hindi mag-skip na ad. Mas lalo ka suswertihin! Hanggang sa muli, salamat! Woohoo! Woohoo!